ako ay isang empleyado, pag ito ang labas, ha, tatamaan din tayo. Lalo na kayo, mga medical providers, health service providers. Tapos, isa pa, yung second point ko, ngayon, pag tinignan nyo ang ating job employment, 400,000 nurses unemployed. Ilan unemployed ng mga medical doctors? Bakit sila unemployed? Ang irony of things, meron kang 400,000 unemployed nurses, meron kang problema sa supply ng nurses sa iyong mga health institutions. Bakit hindi sila i-hire? Wala ang budget, sabi. Pero bakit may 3 billion para sa contraception? Di ba? Nagrarally ang mga SUCs, State Universities and Colleges, kasi binawasan sila ng 200 million. UP, University of the Philippines, binawasan na naman din. Ano pa, ilan na ang Universidad ng Pilipinas? Dati, nasa top 300. Ngayon, wala na sa top 300. Bakit? Walang budget daw. Nasa ng budget? 2.5 billion ng proposed budget ng 2012 ay allocated for contraceptives. Testa. Bago nung kay Noy-Noy, ang testa budget is 3 billion. No? Out of the 3 billion, 2 billion allocated yun for scholars. Yan yung mga 6 months to 2 years. Yan yung mga talagang mahihirap na mga estudyante na gustong mag-aral pero walang pera. Pero ano nangyari? Saan nilagay yung 2 billion? Tinanggal sa TESDA, inilagay sa family planning supplies. Tama ang pangkaularan yan. Paano uunlad ang Pilipinas? Pero bago ito, tanungin natin, bakit ba mahirap ang mga ang Pilipinas? Marami tayo, kaya tayo mahirap, o mahirap tayo, kaya tayo marami? Nagsipan nyo, mahirap tayo kasi marami tayo, o marami tayo kasi mahirap tayo? Ano kayo ba? Pag isang mahirap, no? Walang trabaho, walang magawa, nakatira sa taling giles, madilim, masikip ang iyong tirahan, wala kang ginagawa, nagtipitikan kayo ng iyong jowa. O ano ang gagawin nyo? Ay fully employed. Si lalaki nagtatrabaho, si misis nagtatrabaho din. Pareho kayong busy. Ang pag-uwi nyo, marami kayong pwedeng gawin. And the least is to make babies. So mas mapapansin nyo, statistically, pag mataas ang educational level, mataas ang opportunities economics. Mas konti ang anak. Yung mga lower quartile ng population na yung mahihirap, na unemployed, sila pa yung mataas ang maraming baby. Pero mapapansin mo, doon sa mga employed na mga laborers, ha? Isa, dalawa lang ang anak. Yung mga manggagawa sa pabrika, yung fully employed sa pabrika, isa, dalawa lang. Kasi employed sila. Okay? So paano mo ibaba? Kung gusto mo ibaba ang population, kung gusto mo ibaba sa population, you employ your people. You provide opportunities. At magkakaroon siya ng sariling pagbaba without any government intervention. Ito pa rin ang isang tanong. Maglalaan ka ng 3 billion pesos para sa supply ng contraceptives. Eh, ang kailangan mo ay mga eskwelahan. Di ba?
Ilan ang student population ratio sa teacher sa school building? Nung nagtuturo ako ng high school sa public school, 1:75. I handled 75 students within 50 minutes. Mag-roll call pa lang ako, ubus na yung aking oras. Bakit kulang ang teacher? Kasi walang hiring, walang budget. Nasaan ang budget? Walang school building, nasaan ang budget? Marami hindi nakaka-graduate ng high school, hindi makatuloy ng college, walang budget. Marami ng first year high school, hindi nakatuloy ng fourth year high school, walang budget. Nasaan ang pera ng gobyerno? Ilalaan at ilalaan, actually wala pa ang RH bill, may allocation na sa contraception. So the problem is misappropriation. And second point, mahirap ba tayo dahil marami tayo o mahirap tayo dahil tayo ay ang ating pamamahala ay corrupt? Pag tinignan niyo ang population density ng Pilipinas, kumpara niyo sa Hong Kong, Singapore, Macau, New York, mas marami sila. Mas maraming tao nagsisiksika sa India kaysa sa Pilipinas, pero mas maundan sila. Bakit? Mas maganda ang kanilang sistema ng pamamahala. Sa atin, tayo ang isa sa pinakakorap na bansa. So, nasaan ang pera? Hindi nakalaan sa contraception, nakalaan sa bulsa, ng may bulsa. Ha? 50% ng budget natin nagpupunta sa corruption. So if we want to improve government, if we want to improve our economy, we have to invest on human capital development. Ilaan natin sa edukasyon, sa kalusugan, basic health, primary health, and third, we create opportunities for our people, hindi contraception. Okay? Tapos sabi ni Aaron Pro RH na nagsabi, hindi kawawa ang mahihirap. Hindi sila makabili ng condom. Hindi sila makabili ng pills. So government should provide. No? Sabi. Pero ito ang tanong ko sa inyo. Ilang porsyento, kailan nagsimula ang contraceptive sa atin? 1970, libre na ang contraception. Contraceptive. Kung ibaba ang martial law, namimigay talaga ng contraceptives. Hanggang ngayon, ilan ang contraceptive prevalence rate? 52%. 2008 National Democratic Health Survey, it says it, 52% of reproductive women. So ilang taon yan? 40 years of family planning program, pinakamataas lang natin na abot ay 52%. Kailan nagsimula ang cellphone sa Pilipinas? 1990-1991. Yan yung cellphone na parang kaskasyero na may mga bata. Mabata pa kayo. Nakita niyo ba yun? Yung mga analog na haba. 1991. Ngayon, ilang taon na? 20 years. Ang cellphone sa Pilipinas. Ilang porsyento ang may cellphone sa Pilipinas? 8 out of 10 Filipino household may cellphone. 85 million are subscriber ng cellphone. Meron government act ba? Meron bang batas na nagsabi ang mga Filipino mag-cellphone? Wala. Pero isipin nyo, 1970 hanggang ngayon, libre pinamimigay ang contraceptives, 52% pa lang ang tumatanggap. So yung survey na sinasabi na 70-80% ng mga Filipino ay pabor sa RH bill, pero hindi sila gumagamit ng contraceptives. Which is the market. Let the market decide. Sinabi ng market hanggang 50% ka lang. Ngayon, ano gusto ng mga kumpanya? Gumawa ng batas, maglaan ng budget, para sa kanila, hindi na sila magmamarket. Binigyan ng gobyerno na 3 billion pesos worth ng supply, may ipamalhagi yan o hindi, kumita ang mga kumpanya. Yun lang naman yan eh.
Kung kami ang tatanungin nyo, simple lang ang sagot namin dyan. Ang RHB, pera-pera lang yan. Habol lang yung budget. Kasi ang feels kondom, grabe, nasa market na. Diba? O ilang flavors ng kondom ang alam nyo? O, matapos. Para kayo, gumamit kayo ng kondom. Isipin na yun. Diba? Samantala, walang batas na nagsabi, hello? Walang batas na nagsabi, gumamit kayo ng cellphone, lahat kayo dito naka-cellphone. Diba? Pati yung takatak dyan sa labas, may mga takatak boys? O, naka-cellphone yun. Meron silang pang-load, 20 pesos only text, every day. So may pera. May pera ang tao kung alam nila, yun ay pangangailangan nila. Bibili at bibili ang tao ng isang produkto kung sa tingin nila may pakinabang sa kanila. Ngayon kung walang pakinabang yan, kahit bigay mo ng libre yan, hindi tatangkilikin yan. Ang kikita lang dyan, ang pharmaceutical companies. Yung tanong. Ngayon, siyempre, yung mga congressman na boboto pa po dyan, tatanggap ng lobby money. O, magkano ang lobby money sa kongreso? Gusto nyo malaman? Yes! Ang kagaling niya? Hindi naman yan eh, pera-pera lang. Papakakuan, o sige, bibigyan na namin ng budget, bibigyan na namin ng program, tatayuan natin ng family planning clinic ang iyong distrito, o ngayon, so pupunta ka, bibigyan kita ng ambulansya. Yan lang yun. Mahalaga sa kanila, maibenta nila yung produkto. Okay? Kaya mga doktor kayo, i-counter kayo ng mga medrep. Itipid kayo sa Boracay para i-prescribe niyo yung kanilang gamot, di ba? 20% ng presyo ng gamot mapupunta sa mga doktor. Kaya ang pharmaceutical industry. Kaya mahal ang gamot kasi 20% na ikagasto sa inyong pagkukover sa mga bakasyon nyo, mga perks nyo. Okay? So, yan lang yan. So, in short, itong RH bill, pera-pera lang at hindi natin kailangan. Hindi ito sasagot sa usapin ng kahirapan, hindi din ito tatangkilikin ng tao kasi ang mga tao nagsalita na for the past 40 years. Magkakaroon lang ang pagtaas yan ng prevalence rate kung magiging coercive. At magiging coercive ang family planning program ng government through a law. Si Marcos, during the height of martial law, hindi siya nagpatupad ng RHB3. And the irony, we are now democracy at magkakaroon tayo ng isang coercive law. Magandang tanga dito.